Yung blade nito, mahagura niya lahat kahit tumagad dun sa wool niya dito. Okay siya. Yun yung una kasi hindi na natin maililipat ito. Kaya ang lilipat itong frame, left right siya dito. Kailangan din itong level nito na-adjust po rito. Kung medyo mababa siya, itataas. Kailangan nakalevel yung frame doon sa cap na iimprendahan. Ayan. Pitan na maayos para di kakalas. Tamang higpit lang. Pag nailagay po natin ng ganyan, lagyan ng space dito para hindi bumunggo dun, ano? Mag-uumpis ang ganyan, ano? Ganyan, tapos babalik. Dito ang starting point niya. Kaya itong cup natin, itatapat natin ngayon yung blade. Itong top, itatapat natin doon. Pwede natin i-move to, ano? Halog. Kasi yun pong blade dapat nasa bumbunan mismo ng top. Sakto. Trial and error po dito. Saka natin ma-perfect yan pag makita na natin yung initial print. Itapat na po natin itong frame dito sa pahaba ng ganon. Kailangan parallel na ganon para pag hinila, eh, diretso. Ganon. At ito naman ay dahil ito yung print niya, dapat mag-umpisa po rito. At pag tinilang gano'n, lalapas na rin, makakalit yung E. Ito na naman, ganyan. May pangalawang image po rito, ano? So, yan, tatakpan po natin lagi. Yan. Kailangan yung pangtakip mo. Okay na yung, ano, mahinang tape. Kasi aalisin mo rin ka agad pagkatapos mo. Pag naglinis to, unasin lang ng reducer natin. At hindi niya sisirahin yan. Makuha ito, maiplaster natin ito. Maisagad dito na mahaguran lahat ng blade yung image. At nakagitna dito. Tingnan natin sa ilalim. Ayan. Kailangan pag nag-check po tayo nito, may kasama na tayong blank. Ganito. Ang pipinturahan po natin itong space na to, mula dito sa crease na to, iiwasan natin yung tatama siya dyan sa mga fold niya na yan. Pag inano natin ng gano'n, yung sagad. So pag tinignan natin, ayun o, ito yung pinakalapad ng image. At pasok naman siya, nandito yung linya. At saka ito, di pasok siya, eksakto. Pag masyadong masulong na gano'n, di atras. Pag maatras naman, isulong na gano'n. O, magkikita nyo rito, meron siyang pataas na gano'n. Kaya maiiwasan niya yung bibig. Naka-design po na gano'n. At pag tinignan naman natin, mapapansin nyo medyo maangat siya, no? Pwede nating iyuko ng konti yan. Kasi masyado siyang maangat. Mahirap naman na sobra siyang maangat kasi hindi maganda yung pagkalapat. Tutulak natin pababang gano'n. O, balik natin, ha? Ayun. Pinakamalapit na paglapat. Tapos maghigpit na tayo na maayos. Tamang higpit lang. Dito naman, pwede nating higpitan para lalapit pa nung yung blade dun sa surface. Kailangan mga 1/4 inch lang. Hindi kailangan masyadong mataas. Oh, may importante ito, ha? Ilalagay natin yung pangpaikot niya. Dito siya. Nakatali na siya dun. Tapos, sa ibabaw. Tapos, ikot na ganyan. Meron ng nag-aabang na tornilyo rito. Okay, test natin. Ayun po, naiikot niya ng maigi. Kasi pag wala yan, ang mangyayari, bale yung frame lang na parang iikot na yung surface ng pan, ng cup ang mangyayari. Eh dito sa gawa natin, meron siya nito, parang belt niya. Okay? Ayan, tutulungan niya umikot. Lalagyan natin ng conditioner para madulas siyang daanan ng ink. Tapos patutuyuin. X. Okay. Dito lang sa tapat. Okay. Pinaas na ganun. Na-fill upan yung image. Simpleng press lang na ganyan. Tapos hihilayin na natin. Output. Yan. Perfect shade yan.
Oh. Ah, ito hindi. Medyo mataas po ano? Yung image, kunting-konti lang yung diferensya. Dapat lumapit siya dito sa ibaba. So hihilahin pa ng konti 'yon. Ia-atras natin dito. Kunting-konti lang. Oh, naayos naman yung print. Ayan, lit-lit po niyan, lumabas, mababasa po 'yan. Yan, ready? Ayos naman. Ay talagang ano, kailangan i-atras pa ng konti. Ibig sabihin ng atras, mayroon pong pangat rito sa ilalim. Tandaan dito para matansya kung ilan yung atrasan. Oops! Yung madugutong parte na to. Yan. Konti lang. Hindi natin mape-perfect kagad. Ano po? Kailangan lang ng adjustment. Okay. Dalawa pa. Naka-flag po yun. Tapos, bumara. Medyo bumara na siya. Kasi sobrang init po itong ano natin. Ayun o, bumara na. Pag bumara pong gano'n ang solusyon, yung reducer din po natin. Papatakan lang yung pamunas nyo. Pero gagawin natin. Para konti lang yung i-scrape na ganun. Every time na ano, matigil kasi doon, kung sakali lang, pupunasin dito sa ilan. Tapos i-testing nyo pag malinis na, ayos na. Hindi naman basta magbabara yan. Ang kaso lang po kasi, sobrang init itong working ano namin. Nasa labas po, nasa ilalim ng yero. Kaya ganun. Nangyayari lang po yun pag patigil-tigil, kagaya ngayon na dinidescribe ko itong ano natin, trabaho natin. So, kailangan malinis nyo na maayos sa ilalim para walang smudge. Hindi lang, kalalay lang na ink. Tapos medyo malapot yung ink ko ngayon. Pero tama lang yan. Pag maganda po yung atmosphere natin, wala po tayong problema doon. Okay, so ulitin natin. Last na nakap ito. Ganon, flooding. May laman na, nayatras na natin. Tingnan na lang natin kung talagang nakuha. Nakikita natin dun, medyo pumutok lang dito. Ano? Kailangan ibaba pa ng konti yan. Mayroon pa siyang space dito. Ayan, sobrang liit po niyan, yung mga ano na yan, letra. Ayan po yung relative na ano niya. Tingnan nyo na lang yung po yung piso nyo at yung hambing. Makikita nyo kung gaano kaliit yung mga letra na lumabas. Okay. Ito pong in-order nila sir na unit. Magagamit pa rin po ang water container saka iba-ibang cylindrical na imprintahan. Pero ang in-order na lang nila para sa Dava cups. Yung Dava cups na yon 12 ounces. Meron din silang Dava cups na 16 ounces. 16 ounces yan. Kasi ang ano nila 12 at saka 8. Ngayon ditugma yung shape ng cups nila. Papa-deliver ako na ang kan, no, yung mismong cup nila at gagawin po namin. Hindi readily available kung hindi namin matsambahan yung tamang order ninyo. Mas maganda rin kung yung eksaktong sa inyo yung gagawin natin. Ang dami-dami pong klase ng cups. Pati nga sa Y cup, nagkakaiba-iba rin sila. Hindi iisa yung Y cups. Ito po, natapos yung demo natin. Ito yung mga natapos. Siya. Fidgetor. Medyo mataas, ano? Kailangan mas mababa para hindi rin mag-blot yun. Pero nakuha po yung sobrang liit na, ano, no? Image niya. Nakuha po. Yan. Ito po yung pinakamahirap na imprintahan dito sa mga orders nila. Kasi ang kaso po nito,
yung pag-iwas po natin dito sa bibig ng cups. Yan. Dito, mas madali na lang to kasi mas malapad yung nadaanan ng image. Dito naman, walang wala siyang bubungguin na, ano, na bibig. Wala. Yan po, mas madaling-madali pong mag-print sa mga ganito. Okay? Dito, pinakamahirap dito sa set na kinuha nila. Pwede po kayong magpadagdag pag marami pa kayong tanggap na iba naman yung cup shapes nila. So, ganun po. Ito ay hahabol namin kasi nagmamadali si Sir. Ay padala na namin ngayong araw. Ito naman po, additional na pang-print niya sa kwan, mga boxes daw. Pwede rin po kayong mag-extra nito. Ayan, dito niya ipapatong na lang yung halimbawa, pizza box yata yung pamarkahan niya o naman. Ayan. So, ito yung ipiprint niya. Magkaiba po yung ink para sa ganito, sa PPE cups. Iba rin yung para sa water container. Tapos iba rin sa mga paper cups. Dun sa mga bumibili po, i-refer ko kayo dun sa direct supplier natin para mas mura at alam nyo na kung saan bibili pag naubusan. Ganun po yung deal natin. Hindi ko po kasi sinasabay sa pagbili nyo yung ink kasi minsan mahirap ipalusot dun sa ano daw. Pag lalo na pag napuntang Mindanao, galing ako sa Northern Luzon. Yung mga inks flammable sabi nila. Pero yung supplier natin, alam na nila kung saan ipadala ng maayos. At wala silang problema. Multipress po yung binili ng ano natin, customer. Mostly ang pinagawan pa lang ng screen yung para sa cups at saka para sa boxes. Punta na po siya sa Rizal, Binangunan.